Okay, so magandang araw po at tayo po ay nagpapatuloy po dito sa ating Study Thy Word online Bible class at tayo po ay nasa Rightly Dividing the Word of Truth, the key to understanding your Bible. And praise God, tayo po ay nasa last part na po o last chapter na po ng ating pagtatalakay patungkol po dito sa Rightly Dividing the Word of Truth. And I hope yung pong ating mga tinalakay po ng mga pag-aaral po ng mga nakaraan po nating lessons ay sana po ay nakapagbigay po sa inyo ng malawak pong kaalaman, nagbigay sa inyo talaga ng katatagan sa salita ng Panginoon at nakita natin na talagang ang pinaka-right and proper approach to Bible study o Bible interpretation ay rightly dividing the word of truth. Hindi ka talaga magkakamali. Hindi ka talaga magkakamali sa iyong pamamaraan, sa iyong katuruan, kapag ka ino-observe mo yung right division sa Bible. Tayo ay manalangin saglit, dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Muli po, maraming salamat po, Panginoon, sa inyong mapagpalang kamay na patuloy po na gumagabay sa amin, Panginoon. At dalayan ko po, Lord, ang mga nag-aaral po sa oras na ito, nakikinig at nanonood sa video presentation. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na mag-bless sa kanila, magbigay ng kaunawaan at katiyakan ng mga salita ninyo na ito po talaga ay totoo, maging kagalakan sa aming puso na nakikita namin ang inyong kalooban at ang inyong mga salita na maliwanag na aming naunawaan, Panginoon. Salamat po sa inyong kabutihan. I-bless you pong ministering ito sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Okay, so tayo po ay nasa chapter 6 na po. At pagkatapos po nito ay tapos na po yung ating rightly dividing the word of truth. Pero meron pa po tayong isang lesson na ibang presentation po yun. No, ito pong God's twofold plan and purpose. Ang chapter 6 po natin po sa oras pong ito. God's twofold plan and purpose. Sa Biblia po, sabi po sa Ephesians chapter 3, babasa muna po tayo ng mga verses at para makita po natin na ang Diyos po ay meron po siyang plano. Hindi pwedeng kinreate ng Diyos ang lahat ng bagay ng ito na wala po siyang naging plano sa mundong ito beforehand. No? Bago niya na-create ang lahat ng bagay, ako'y naniniwala na before na-create yan, God has a plan. God has a purpose. Sabi sa Ephesians chapter 3 verse number 11, according to the eternal purpose which he purposed in Christ Jesus our Lord. So meron tinatawag na eternal purpose ng Diyos. Okay? According to the eternal purpose. So back in eternity past, God has a purpose. Meron po siyang plano. 2 Timothy chapter 1 verse number 9, who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Maging yung pong plan ng salvation, maging yung kaligtasan, ito po ay nakalatag na. Okay? Which was given us in Christ Jesus before the world began. Okay? Titus chapter 1 verse number 2. In hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. So talagang bago nagawa yung mundo, bago lumitaw ang sanglibutan, may mga nakalatag na na mga plano at layunin ang Diyos para dito sa sangkatauhan. At dito po ay ating matutunghayan ang bagay nito na God's twofold plan and purpose. Okay? God's twofold plan and purpose in recovering dominion over His creation of the heaven and the earth. Later po, maunawaan ninyo bakit ko po sinabi na meron pong God's twofold plan and purpose ang Diyos para i-recover po niya. Okay? Yung kanyang dominion over His creation. Okay?
of the heaven and the earth. Buksan po natin si Genesis chapter 1, verse number 1 po. Oh, by the way, nandiyan na po pala sa screen po. No po, babasahin na lang po natin. Pero yan po ay, mapapansin po ninyo, sa Genesis 1:1 po, mga minamahal, nilatag na ng Diyos yung kanyang plano. Meron siyang dalawang realm na programa na umiikot dito sa ating, sa mundong ito, sa universe. No po? Sabi sa Genesis 1:1, in the beginning, God created the heaven and the earth. Sa verse 1 pa lang, unang-unang talata pa lang ng Biblia, mga minamahal, nakalatag na yung dalawang programa ng Diyos. Meron siyang programa para sa lupa, may programa siya para sa heaven. Nandun na po, nakita niyo na, umpisa pa lang po, napakabuti ng Panginoon, napakatalino ng ating Panginoon. Sa verse 1 pa lang, mapapansin na ninyo yung kanyang God's twofold plan and purpose. Nandun na, earth and heaven. Heaven and earth. Okay? Nais kong pumbantayan po ninyo yan, ha? In the beginning, God created the heaven and the earth. So, diyan po, nandiyan po yung kanyang dalawang plan and purpose. God's twofold plan and purpose. Ano yung plano ng Diyos? Ano yung programa ng Diyos? Ano yung kanyang purpose para sa earth? Ano yung kanyang plano? Ano yung kanyang purpose? Ano yung kanyang gagawin para sa heaven? Amen. Tingnan po natin. Ito yung sa Revelation chapter 21, verse 1. And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. So makikita natin, maging eternity eh. Nandun pa rin yung God's twofold plan and purpose eh. Nandun pa rin naging new heaven at nandun din yung new earth. Okay? Colossians chapter 1, verse number 20. And having made peace through the blood of His cross, by Him to reconcile all things unto Himself, by Him I say, whether they be things in earth or things in heaven. So talagang maliwanag na maliwanag po, mga minamahal, na talagang ang focus po ng Diyos sa kanyang programa, sa kanyang mga layunin na gagawin, na ipapatupad, ay nandi dito sa earth at nasa heaven. At dun po yung dalawang programa na yon ay babantayan po natin all throughout sa ating pag-aaral po dito sa Rightly Dividing the Word of Truth. Makikita po natin po yan. Ano po? Sabi po sa Ephesians chapter 1, verse number 10, that in the dispensation of the fullness of times, pagka po lahat po ay natapos na po yung pinakakabuan lahat ng dispensation at dumating na po yung dispensation of the fullness of times, He might gather together in one all things in Christ, both, watch, which are in heaven and which are on earth, even in Him. So talagang makikita natin napakabuti ng ating Panginoon, praise God. Dahil sa Genesis 1:1 pa lang, mga kapatid, nilatag na ng Diyos yung dalawang programa niya. Yung kanyang dalawang plano na gagawin. Meron po siyang gagawin sa earth, meron po siyang gagawin sa heaven. In the beginning, God created the heaven and the earth. So nais kong pansinin po niyo yung bagay po na yon. Ano po? Hindi po nakalagay po yung verse na yun. Basta nakita niyo na lang na nag-create ang Diyos ng heaven at the earth. Hindi po. Meron pong dahilan para bakit yun kagad ang unang-unang mababasa mo sa Biblia. Then all throughout, pagkatapos po ng verse 1 po, doon na po nagsimula na unti-unting nilatag ng Diyos ang kanyang programa dito sa dalawang realm na to. The heaven and the earth. Okay? Let's start with from the beginning. Sa Genesis 1:1. In the beginning, God created the heaven and the earth. Okay? So, makikita po natin, ano po, sa ating screen po ngayon. Yan po yung beginning. May heaven at saka earth. And then, pagka natapos po yung, buksan po natin sa Revelation chapter 21. Okay?
Revelation chapter 21. Samahan niyo po kung buksan po natin. So sa Genesis 1:1, I want you to note, God created in the beginning, God created the heaven and the earth. Pagdating sa chapter 21 ng Revelation, and I saw a new heaven and a new earth. Bakit po? Bakit nag-create ang Diyos? Bakit ang Diyos ay kailangang mag-create ng new heaven at saka ng new earth? Samantalang in the beginning, nag-create naman na siya ng heaven at saka ng earth. I hope na medyo maano yung kaisipan natin ngayon. Okay? Gumagana. Meron tayong nagtitrigger yung ating kaisipan ngayon na, kung ang Diyos, from the beginning, ay nag-create ng heaven at saka ng earth, bakit sa Revelation chapter 21, kinakailangan ng Diyos mag-create ng new heaven at saka ng new earth? At bakit kailangan yung heaven na kinakreate niya at saka yung earth na kinakreate niya from the beginning? Ang sabi niya sa Revelation 21, for the first heaven, yun yung kinakreate niya doon sa the beginning, tama? And the first earth were passed away. Bakit? Yun po yung ating matutunghayan. So, nagkaroon ng problema. Tama po ba? Between Genesis 1:1 hanggang sa Revelation 21, doon nagkaroon ng problema. Kaya mapapansin ninyo, from the beginning, nag-create ang Diyos ng heaven at saka ng earth, pero nagkaroon ng problema, at bago pumasok sa eternity, God will going to create again a new heaven and a new earth. Dahil yun po yung kanyang dalawang twofold purpose and plan. O God's twofold plan and purpose. The heaven and the earth. Now, ulitin ko yung tanong dito po sa ating pag-aaral. Kung ang Diyos from the beginning po ay nag-create ng heaven and earth, bakit pagdating ng panahon in the future, kinakailangan ng Diyos na mag-create ng new heaven at saka ng new earth? Bakit po? Ito po ang dahilan po. Kasi po nagkaroon po ng rebellion. Yun po ang dahilan. Okay? In the beginning, God created the heaven and the earth. Pero nagkaroon ng rebellion sa heaven at saka nagkaroon ng rebellion sa earth. At dito po, ito po yung tutugay-gayan po natin sa ating mga susunod po na pag-aaral po. Na makikita po natin na ando doon ang focus ng Diyos. Doon sa kanyang plano, ano yung kanyang gagawin at ano yung programa niya sa earth at ano ang programa ng Diyos sa heaven. Okay? Dahil pagdating sa Revelation 21, ang Diyos ay mag-create ulit ng new heaven at saka ng new earth. Bakit po? Nagkaroon ng rebellion in heaven. Sino po yun? By the name of Lucifer. Isaiah chapter 14, makikita po natin, nagkaroon po ng tinatawag tayong rebellion po. Okay? Isaiah chapter 14 by the name of Lucifer. Okay? Samahan po ninyo kung buksan din ninyo po ang inyong mga Biblia po sa inyo pong kinalalagyan dyan. Isaiah chapter 14 verse 12. Pamasahin ko po. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cast down to the ground, which didst weaken the nations? For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. Pansinin po ninyo. I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit. So first and foremost po, na rebellion na naganap po ay in heaven. Nagkaroon ng war between Lucifer and God. Because Lucifer, makikita natin yung five I wills po ni Lucifer. Sabi niya, I will ascend into heaven. I will exalt my throne. So si Lucifer, ibig sabihin, may trono po siya. Kaya lang, hindi po siya nakokontento doon sa trono niya. Gusto niyang i-exalt yung trono na yun. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. I will ascend above the heights of the cloud.
And then yung panglima, bantayin po ninyo. I will be like the Most High. Nais kong pansinin po ninyo yung sinabi po nung sinabi po dito ni Lucifer na I will be like the Most High. Ano bang ibig sabihin kapag ka, hindi niya po sinabi, hindi po sinabi ni Lucifer na I will be like God. Gusto kong maging katulad o maging katulad ng Diyos, maging Diyos. Ang sabi niya, I will be like the Most High. Anong ibig sabihin po na? Ano bang sinisignify kapag ka sinabing Most High? Tingnan po natin sa Genesis chapter 14. Buksan po ninyo po, samahan po ninyo, buksan po ako ninyo sa Genesis chapter 14. At makikita po natin kung ano yung kahulugan, pag sinabing Most High, ano po ba ang ini-imply nito o itinuturin to ng Biblia? Tingnan po ninyo sa verse 19. Okay? Genesis chapter 14, verse 19. Nandiyan na po ba kayo? Ang sabi po dyan sa verse 19, and he blessed him and said, blessed be Abraham of the Most High God. Nabanggit po yung the Most High God, comma, ito po yung ibig sabihin po, possessor of heaven and earth. So, ang ibig sabihin pala ng Most High, possessor of heaven and earth. So, si Lucifer, gusto niya po niyang angkinin yung dalawang kingdom na yan. Yung dalawang realm na yan eh. Gusto niyang mapasakan niya. Yun ang ibig sabihin nung sinabi ni Lucifer, I will be like the Most High. Ibig sabihin, gusto niyang i-possess yung earth, mapasakan niya, at maging yung heaven. Kaya't nagkaroon ng rebellion eh. In heaven. Okay? Kaya pagdating sa Revelation 21, God is going to create a new heaven. Okay? And then, sa earth naman, nagkaroon din ng rebellion eh. Genesis chapter 3. Makikita natin sa Genesis chapter 3. Genesis chapter 3 ay ating pong matutunghayan po dito na nagkaroon ng rebellion hindi lamang sa heaven, kundi sa earth. Okay? Genesis chapter 3. At makikita natin dito na now the serpent was more subtle than any beast of the field, which the Lord God hath made, and he said unto the woman, ye hath God said, ye shall not eat of every tree of the garden. And the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. And the serpent said unto the woman, ye shall not surely die. For God that know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. At makikita natin dito, verse 7, and the eyes of them both were open, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together, and made them aprons, themselves aprons. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. And the Lord God called unto Adam and said unto him, where art thou? And he said, I heard thy voice in the garden. I was afraid because I was naked, and I hid myself. And he said, who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree whereof I commanded thee that thou shouldest not eat? So makikita po natin dito yung resulta po ng rebellion sa earth. Na-curse po ang tao, na-curse po ang earth mismo. At ito po yung naging bunga po, Romans 5:12, basahin po natin. Ng rebellion po sa earth. Malaki po ang naging epekto po nito eh. Sa tao eh. Okay? Romans chapter 5, verse number 12. Ano po ang malaking naging epekto ng rebellion na yon sa earth? Tayo po ay naapektuhan po noon. Ang sabi sa verse 12, wherefore, as by one man, sin entered into the world,
And death by sin, so death pass upon all men. So makikita natin po yung bagay po na yan. Ano po? So, lagi nyo pong titingnan na dalawang plan and purpose po ang makikita natin dyan. Heaven and earth. Okay? Makikita po ninyo consistent po ang Bible po dyan. So, Deuteronomy chapter 29, na madalas po ito po ay ginagamit po ng mga pastor kapag ka merong tanong sa kanila na hindi nila alam ang sagot. Madalas po kapag ka po na ako po ay nag-aaral pa po noon sa Bible School po doon sa Pampanga at naalala ko po yung aking pastor dahil mahilig po akong magtanong noon sa kanya eh. Pag may nababasa ako, pag may naririnig ako, may nabasa akong mga books po sa Bible School at mga issues po. Pagbalik ko po sa church po namin, talagang pupuntahan ko yung pastor ko at magtatanong po ako sa kanya. Siguro minsan may mga tanong ako na maaring hindi niya po alam at ang sasabihin niya, oh, secret things belong unto the Lord. Di po ba? Yan po madalas po na nagiging kinukod po natin kapag ka, pag may mga tanong po tayo na hindi natin masagot, sasabihin natin, Deuteronomy 29:29, secret things belong unto the Lord. Pero ngayong oras pong ito ay maunawaan po natin na hindi po yun. Hindi po natin pwedeng gamitin itong verse na to na palusot dahil meron po kasing itinuturo po dito eh. Masahin po natin. Okay? The secret things belong unto the Lord, our God. But those things which are revealed belong unto us and to our children forever, that we may do all the words of this law. Dalawang bagay ang nais kong pansinin po ninyo dyan sa verse na yan. Yung pong tinatawag na secret things at yung pong tinatawag natin revealed things. Okay? Kanina nakita natin, verse 1, Genesis 1:1, heaven and earth. Okay? Consistent po yan. Pakita ko sa inyo yung tinatawag natin God's twofold plan and purpose. Heaven and earth. This time, merong secret things, merong revealed. Okay? Yung secret things, okay, pasinip po natin, yung secret things po belong unto the Lord para sa Diyos. Yung revealed things belong unto us and to our children forever that we may do all the words of this law. Usap po natin si Deuteronomy, sino ba yung belong unto us? Para makita po natin, ano po? Kasi hindi po tayo pwedeng, hindi po rin katulad nung napag-aral natin, whose mail are you reading? Yung last chapter po natin na discuss. Eh, hindi natin pwedeng sabihin, ako yan, yung us na yan, tayo yan. Yung children, mga anak natin yan. Tingnan po natin. Okay, yung Deuteronomy 29. Kanino ba yung revealed things na yon? Yung mga revealed na mga bagay, which are revealed, belong unto us, sabi diyan, nais kong basahin sa verse 1 para mas madali po natin makita sino yung kausap ng Panginoon. Okay, para maunawa natin, kanino yung mga revealed na to? Kasi merong secret, merong revealed, merong inilatag, may ipinahayag ng Panginoon. Sabi sa verse 1, these are the words of the covenant which the Lord commanded Moses to make with the children of Israel in the land of Moab beside the covenant which He made with them in Horeb. So, yung pong, but those things which are revealed belong unto us, hindi tayo yun, Israel po yun. And to our children forever that we may do all the words of this law. So, anyway, ang mahalaga po ngayon sa oras na ito ay makita natin merong secret things, merong revealed things. Okay? So, balikan natin yung kanina. In the beginning, God created, I'm sorry po, in the beginning, God created the heaven and the earth. Pagkatapos po, natungayan natin kanina, nagkaroon ng rebellion. In heaven, by the name of Lucifer. In earth, by the name of Adam. Okay? Merong secret things. Okay? Ilagay natin yan sa taas, sa heaven. Merong revealed things. Merong secret things, nakita natin kanina sa Deuteronomy 29:29, merong revealed things. Yung secret things, yan yung under ng heaven. Okay? Kaparalal ng heaven. Yung earth, yan yung mga revealed things. Mamaya po, maunawaan natin kung bakit po. Okay? Since the world began. Yan po yung since the world began. Nais ko pansinin niyo po yung salitang since the world began.
Dalawang beses po itong lumitaw sa Biblia. Yung salitang, since the world began. Ulitin ko po. Dalawang beses po itong nag-appear sa Bible. Yung salitang, since the world began. Ang una po ay nasa Acts 3.21 at yung pangalawa po ay nasa Romans 16.25. So buksan po natin pareho po yun. Buksan po natin Acts 3.21. Okay. Mas maganda po bago natin basahin ay nakaready rin yung Romans 16.25. Yun po, mas maganda po para at least hindi na natin hahanapin agad. Para yung momentum po nung salitang since the world began, makuha po natin. Okay po? Romans chapter 16. Maganda rin po, kayo din po, ay hanapin din po ninyo yung Romans 16. Lagyan nyo na lang marka o madali para madaling mahanap. Okay, tuntun ko na, hanggang doon na po ako. Okay. Sabi sa Acts chapter 3, verse 21, nais kong pansinin po nyo ito. Mahalaga po ito, itong dalawang talatan to. Kasi dito po lumitaw yung salitang since the world began. Sabi sa verse 21, whom the heaven must receive until the times of restitution of all things, which God hath spoken, I want you to note this, which God hath spoken by the mouth of all His holy prophets since the world began. Since the world began, meron pong ipinahayag, God hath spoken. Ang Diyos ay nagpahayag sa pamamagitan ng mga propeta. So meron po siyang ipinahayag. Meron po siyang ni-rebuild ng mga katotohanan. Rebuild things. Okay, sa kanyang mga propeta. Since the world began. I want you to note that. Romans chapter 16. Sana po nakaready na yung Romans 16.25 po ninyo. Sabi sa Romans 16.25, now to him that is of our power to establish you, according to my gospel, and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. Since the world began, meron po siyang sinikret, itinago, hindi ipinahayag. Sabi sa Romans 16.25, ha? Iwanan ko yan. Ulitin ko po. Okay? According to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. Sa Acts 3.21, which God had spoken by the mouth of all His prophet since the world began. So, sa Acts 3.21, sa Romans 16.25, which was kept secret. Okay? Since the world began. So, ibig sabihin, bago nagpasimula ang mundo, meron siyang mga plano, meron siyang purpose, pero ito po ay kanyang kinep secret. Okay, nais kong tandaan po niyan. Pero sa Acts 3.21, which God hath spoken since the world began. Pero nung nagpasimula yung mundo, okay, nilatag niya to, nireveal niya to unti-unti, nireveal niya to po unti-unti. Pero sa Romans 16.25, meron siyang kinep secret. Consistent sa Deuteronomy 29:29, tatan niyo, secret things belong unto the Lord, tinago niya. But revealed things belong unto us. So, merong He kept secret since the world began. Meron siyang God had spoken since the world began. I want you to note that. Yung which God had spoken, balikan natin Acts 3.21. Ito po ay prophecy. Prophecy po. Ano po? Pinrapisay po. Acts 3.21. Whom the heaven must receive until the times of restitution of all things which God has spoken by the mouth of His holy prophets since the world began. So, ibig sabihin, yung prophecy po ay mga salita na magaganap sa panahong darating. So, yun po yung prophecy. Inilatag ng Diyos yung kanyang mga magaganap po. Makinig po kay maigi. Since the world began. Pero po yung Romans 16.25, meron pong mystery. Sabi sa Romans 16.25, basahin natin. Now to him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery, ano mystery to? Which was kept secret since the world began. So, may mystery na itinago ang Panginoon. Makinig po kayo, mahalaga po ito. Itinago po niya, hindi niya po ito ni-rebuild
since the world began. Pero meron po siyang mga revealed things. At ito po yung prophecy. Okay? I hope na nakukuha po natin. Okay? Ano ba yung prophecy? Prophecy, that which was spoken by the mouth of all the holy prophets since the world began. It pertains to specific promises of God to and through the nation of Israel. Of all those promises are in an earthly setting. They are both literal and visible. Kaya makikita natin yung prophecy about the restoration of Israel. Lahat yun eh, puro literal, visible eh. Great Tribulation, Second Coming, Millennial Kingdom. Yan po yung mga revealed things ng Panginoon eh. Okay? Yan po yung prophecy. How about the mystery? The preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began until the Lord gave to the apostle Paul an abundance of visions and revelations about the heavenly aspects of God's purpose and plan. So, consistent po ang Bible. Listen to this. Tingnan po natin. In the beginning, God created the heaven and the earth. Nagkaroon ng rebellion. Tama po ba? Yung kanyang purpose sa heaven, he kept it secret. Yung purpose niya sa earth, ni-reveal things. Yung kanyang secret things, yun po yung mystery. Yung pong revealed things, yan po yung prophecy po. Okay? At makikita po natin po, yung pong prophecy po, ang Israel po, ang kanyang gagamiting instrument po para po mapulfill po yung kanyang mga revealed things po. Sa heaven po, yung mystery po, ang gagamitin po niyang instrument, ang church po, para ma-i-rebuild ng Panginoon. Pero ito po yung kept secret since the world began until nung lumitaw si Apostle Paul, doon ni-rebuild niya. Alin yun? Yung kanyang plan and purpose tungkol sa heaven. Pero yung kanyang plan and purpose tungkol sa earth, it was already revealed since the world began. So I hope and pray na nakita po natin. Okay? Yan po yung heavenly kingdom na kanyang plano po. Ito pong sa Israel, yan po yung earthly kingdom na kanyang itatayo. So merong dalawang kingdom po. Sa earth at sa heaven. At makikita po natin yung bagay po na yan. Okay? Now, pasinin po natin yung prophecy po. At saka yung mystery. Yung prophecy po, yan po yung mga ipinahayag. Okay? Luke chapter 24. Luke chapter 24. Para mabasa po natin. Ito po yung mga prophecya. Ito po yung revealed things. Luke chapter 24, 25 to 27. Then he said unto them, sabi ni Kristo, O fools and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Ought not Christ to have suffered these things and to enter into his glory? And beginning at Moses and all the prophets expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself. Verse 44. And he said unto them, These are the words which I spake unto you while I was yet with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses, and in the prophets, and in the Psalms concerning me. So meron pong preaching po about the Lord Jesus Christ. At ito po ay tumutukoy po sa prophecy po. Meron pong preaching about the Lord Jesus Christ according to prophecy. Okay? Makinig po kay Maige. According to prophecy. At tingnan po natin po itong mga bagay. Ito po yung mga preaching of Jesus Christ according to prophecy. Okay? The birth of Christ, yan po yung kanyang, yan po yung prophecy po eh. Tama? The birth of Christ, the death of Christ, Great Tribulation, Second Coming, Millennium, and New Heaven, and New Earth. Yan po yung mga bagay na sinulat, all that the prophets have spoken, all that the prophets were written. So, yan po yung revealed things all throughout. Makinig po kayo, Maige. Mahalaga po ito. So, may mga revealed things. Ano po yun? Yung prophecy. Pero meron pong kept secret eh.
Later po, sa ating pong susunod po na lesson po ay ating pong details po, detalyado po na ating pong didiscuss po itong God's twofold plan and purpose. Okay? Meron pong, yan po yung nakita ng mga prophets po eh. Yung birth of Christ, yung death of Christ, yung great tribulation, second coming, millennium, and new heaven. Pero hindi nyo pa alam na meron pong valley na unrevealed po. Yan po yung mystery. Unrevealed po sa Old Testament. Unrevealed to all the prophets in the Old Testament. Hindi po ito na-revealed. Bakit po? Which was kept secret. Okay? Kept secret since the world began. Itinago po ito ng Diyos. Hindi niya po ito ni-revealed. Kaya hindi po ito nakita ng mga Old Testament prophets. Ang tawag po ito, mystery. Okay? Colossians chapter 1, tinan po ninyo. Itong mystery nito po, ito po itinago ng ating Panginoon eh. Colossians chapter 1. Colossians chapter 1, verse 26. Ang sabi sa Colossians 1:26, even the mystery which had been hid from ages and from generation. Consistent po ang Bible tungkol sa mystery na ito na nireveal kay Paul. Ulitin ko po, even the mystery which had been hid, itinago, from ages and from generations, but now is made manifest to his saints. Okay? Another verse, Ephesians 3:5. Ephesians chapter 3, verse 5. Sabi sa Ephesians chapter 3, verse 5, okay, which in other ages, basahin po natin verse 3 para maunawa natin na yung mystery po ay pinag-usapan. How that by revelation, sabi ni Paul, he made known unto me the mystery as I wrote afore in few words, whereby when you read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ, which in other ages was not made known unto the sons of men as it is now revealed. Okay? Consistent po ang Bible, mga minamahal. Romans chapter 16, verse 25. Romans 16, 25, yung ating pong binasa ulit. So yung mystery po, ito po ay unrevealed truth sa mga prophets in the Old Testament. Okay? So, sabi sa verse 25, now to him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. So meron po talaga siya pong itinago from the beginning. Ang tawag po doon, mystery. Ano po yun? Yan po yung kanyang plano para sa heavenly kingdom. Yung po namang plano niya sa earth, ang tawag po doon, prophecy. Yan naman ang kanyang plano para sa earth. I want you to note that. Ito po ay ni-revealed kay Paul, yung mystery, at yan po yung mga talata kung kayo po ay nag-note. At meron naman po tayo pong handouts po dyan na nakasave po sa PDF. At pwede po ninyong kayo na po ang mag-print para po habang pinapakinggan nyo po itong mga presentation po ay meron po kayong hawak-hawak na lesson po para nasusubaybay po ninyo. So yan po yung prophecy at saka yung mystery. I hope and pray na dito po sa ating presentation na to, mga presentation po na ating pong ginawa sa Rightly Dividing the Word of Truth, ay mula chapter 1 at hanggang chapter 6 ay ating pong nakita po God's twofold plan and purpose po. Okay? Ay sa susunod po na ating pong lesson po, ito pong mismo actually, God's twofold plan and purpose. Binigyan ko lang po kayo ng hapyaw dito po sa chapter 6 na to para makita lang natin, magkaroon tayo ng idea na merong dalawang plano ang Diyos. Earth and heaven. Yung earth, yan yung revealed things. Yung sa heaven, yan yung secret things. Yung secret things, yan yung mystery. Yung revealed things, yan yung prophecy. Yung mystery na yan, ang magiging instrumento po ay ang church. Yung prophecy po, ang Israel po. I hope na hindi kayo malilito. All throughout, pag nakita po ninyo, ang Bible po ay napakagandang pag-aralan po. At maraming maraming salamat po sa bawat isa po sa atin. Tayo po ay manalangin po sa pagtatapos po. Pansamantala pong pagtatapos po natin
sa ating pag-aaral po dito sa Rightly Dividing the Word of Truth. Lord, muli, maraming pong salamat, Panginoon, sa inyong biyaya na patuloy na ginagawa niyo po sa amin. Salamat po sa inyong kabutihan. Purihin ka, Panginoon, na patuloy kayong kumikilos sa aming buhay. At dalayan ko po, Lord, ang ministry nito, na Study Thy Word online Bible class ay magsilbi pong blessing po sa mga tagapakinig at nag-aaral ng inyong salita, Panginoon. Purihin ka, dakilang Diyos, sa patuloy na ginagawa niyo po sa amin. Sa pangalan po ni Jesus, Amen at Amen. God bless you all. Maraming salamat po at muli po sa ating pagpapatuloy po.